Babalikan natin yung lineup pa nitong Team Liquid na no. Sila yung inadopt nung Team Liquid nung nagkaroon ng rebuild na napunta sa Enigma, tapos sila galing silang Alliance. And from 2017 pa last na nakapag-champion tong Team Liquid. So pangalawang best nila to sa kale since ahead na sila ng game number 1, di ba? Ang kaya? Ano pa doon, ibang mga players pa yon, di ba? Yes. Noong 2017, yun yung time na sila Miracle, yung correct, nag-champion. Matu. Pero for the organization, syempre, same pa rin yun. Like kung magka-champion pa rin, Liquid pa rin naman, di ba? Stonks yung ano nila lalo dito, Skyrocket yung company nila, no, or yung organization, especially pagpapasok yung mga sponsor, ang maibabala mo na agad dyan sa papeles mo pa lang, 2-time TI winner, couple of major wins. Iba na agad, no, yung sponsor. Mm. Siyempre, sa mga players, eh, parang tataas rin yung mga sahod mo dun, eh. Matik. Ay, salary mo. Iba din kasi yung meron kang nasa resume mo, TI champion ka, major champion, eh. So ito na nga, nagsimula na yung ating picks and bans, yung pinag-uusapan natin. Na. Londro with natanggal na. Ito, Doom din, okay. Visage Doom. Yan. Talagang binan out na. Ito yung inaantay kong mangyari na hindi ko sure kung ano yung mga ma-open up na hero kung sakaling ganito yung gagawing approach ng Gladiators. At least sila yung first pick. Pwede kang mag-denied pick ba? Mm-hmm. Diba? Kahit sakaling makatanggal ka pa ng isa pang hero sa side ng Liquid. Yeah, ako, I feel like yung mga Shadow Demon, Mirana, you're talking about sino yung mga open up picks. Parang yun yung nakikita ko dito pwedeng i-grab ng both teams, SD, Mirana. Hindi kasi secret eh. I mean, Hoodwink, I guess. Yeah. For me, pwede Tuskar eh. Ang lawa kasi ng Tuskar pag na-first pick mo, ang dami pwedeng i-connect eh, ng mga hero. Like yun niya, mga Mirana, mga Windranger. Pero ito kasing naging playoffs, wala tayong nakitang Venge. Ano nga take niyo sa Vengeful Spirit? Alam, mahina pa sa lane eh. Mm. I mean, sabihin sa okay siya. Tsaka parang Chinese lang yung nagra-run din halos ng ganun, eh, no? Di mo wala mo kung paano yung gagawin mo. Offlane ba? Support ba? Yung Vengeful. Sobrang squishy kasi niya. And then single target lang yung na-i-offer masyado. Yep. Kasi ganun kinagandala sa Vengeful yung pang-swap. So, yan. Yun. Pero itong Nagasaya rin, ito yung tagal ko nang inaante kasi talagang parang halos... Number one ata ito, eh, no? Number one sila na binabento, yung Nagasaya rin. Yeah. Grabe naman kasi talaga yan, di ba? Lahat pwede, pag nag-fuck up ka, pwede ka lang mag-ulti. Lahat eh. Mm-hmm. Lalo na sa laning, sobrang lakas dito. Pero ang ginrab ng Team Liquid dito, once again, Nature's Prophet. Pero since first pick, question mark pa. Hindi, kung nag-work naman ng game mo, di ba? Pwede mo naman i-run agad ng game number 2. Why not? Kung nabitin si Mickey. Pwede yan. Speaking of Mickey, ito yata yung tinasan niya ng kami si Savage, kaya si Savage yung, di ba? Ito yung hero na yun sa may bottom lane, tama ba? Di ba yun? Parang ito yung hero niya nun eh, na nag-hands off si Mickey, di ba? NP yun. Yung full item na NP siya. Na tumayo lang siya, nag-hands off, kaya si Savage bumawi ng ganun eh, di ba? Yan. So confident nga, looking forward, sinabi ni Boss Rappi dito na, kung gumana naman kanina at ang ganda nung nilaro, bakit hindi ulitin, di ba? Mm-hmm. Yeah, sobrang flex kasi pwede mong i-mid, di ba? Mm. Pwede mong position 5, nakakita ko na gano'n sa pub eh. NP position 5, sobrang lakas din. Feel ko ito yung go-to lagi ng Liquid, no? Every time nakakumban yung Windranger, NP. Pero paano kaya kung ban pareho, NP, Windranger? Ano kaya yung makukuha nila para kay Mickey? Ayun eh, Windranger. Siguro pag ganun, support yung ipi-first pick mo sa side ng Liquid. Baka. The NP kasi talaga to eh. Go-to talaga ni Mickey dati pa lang. Kaya ngayon, mas kumapapor na talaga sa meta ngayon eh. What if parisan nila ng ano, ng example, Disruptor tong Naga Siren? Kasi parang ano na din eh, yung setup pagdating sa Static Storm, ganun, like yung old school combo with the Naga Siren. Parang mag-run ka kasi ng Disruptor 4 eh, di ko lang kung kailangan mag-run ng 4 lang, Disruptor sacrifice ngayon eh. Then for me, pag ganyan, kailangan mo talaga yung mga damage, like mga Snapfire, ulti. So, papasin mo yung mga position for heroes ngayon, no? It's either nagta-transition sa right click or yung talagang impactful talaga hanggang late game. Yan, mga Hoodwink, mga Snapfire. Laking bagay eh, isipin mo na lang kahit hindi position 4, yung position 5 na mga Enchantress, di ba? Iba pa rin yung mga support na nakaka-item, especially kayo nung tournament niya, di ba? Yeah. Ay, tama naman yun. And as expected, Shadow Demon, automatic, may kukuha at may mag-grab at mag-grab talaga. Ito nga, kanina, nagulat si Pauly. Di ba yung last pick? Oo, nagulat ako open pa yung Shadow Demon sa last pick. Lalo na si Insania to. Hirap talaga ni Insania to. Pero baka ganun nga rin talaga, kasi plano rin nila mag-Ricky na way to answer. Yun nga lang, sobrang late kasi nung shard. Kaya nalulubog pa rin eh, ng mga mid-team fight pa lang tayo. Hindi na sila nanalo ng rush yun eh. Alam mo naman si Ricky, pag hindi nakakapatay, sobrang maghihirap siya eh. Doon talaga nag-scale yun eh, yung Ricky. So, posible kayang kasunod nito, something like Mirana or Konka para sa Team Liquid? Liquid... Pwede yung Konka.
Pero pwedeng antayin mo muna yung safe lane kasi ng Gladiators. Pero mataas naman yung chance na pwedeng range yung Gladiators sa safe lane kasi Naga Siren 5 na to eh. Yes. So doon gaganda yung Kunkka. Kapag range hero lagi yung katapat. Okay. Swak na swak si Mirana dito, no? Sa side ng Gaming? Oo. So center war runner naman yung pipiliin ng Gaming Gladiators para sa kanilang second pick. Providing yung NP sa'yo, lalo na kung iko-core mo siya, yung global presence kasi, no? Alam mo yun, yung backup, may plus one yung potential. Even hindi nga siya magpunta eh, bato niya lang yung nature shot. Automatic, makapag-deliver na siya ng damage. Lalo na yung Glipner, di ba? Pag nakuha yung Glipner, yun talagang kalakasan ni NP, hindi na magpapahingin eh. Teka. Di ba? Ano may, may plano pa. Isipin mo, nag-enchantress sila dito. Enchantress po rata to. Or... Kinontra yung ano, NP sa safe lane? Hindi. Na-enchant ba yung Treant? Hindi. Yung malaki, oo. Ah, hindi. Okay. Yung Naga, baka Naga na to. Naga Tofu. Di ba? Position 4. Yun nga, yung maganda feeling ko, ano? Inch 4 to. Inch 4. Siguro flex mo na yan, pag iisipan nila muna. Parang maganda ba yung Naga Center sa lane? Eh, dalawang mili, sabagay, dalawang mili naman, no? O, pagpalitin lang nila yung lane, yeah, pero pwede. Position 4 yung Naga, ganun ba? Tapos gagamit si Celery pa rin ng Naga, no? Tapos ipapalit lang nila. Mm-hmm. Hindi yun. Pero Bristleback? Yung ginamit dito, ano mga sir. Yung Taskar din pala, no? Binigay uli kay Boxy. Aha. Hindi na nila magagawa dito yung support Bristle ba? Kasi obviously, they have to score and Shadow Demon. So no way na to for the to? Adjustment, di ba? So Bristle ba ka na to? Bristle ba plus pwedeng Shadow Demon? Na lang. Bristle ba plus ano to? 33 to 33, Bristle ba? Ang sarap nga ng magic wand mo dito kung yan yung kalin mo, no? Yung spray plus yung shadow poison. Usually pagka Bristle back naman, ipupush lang lagi yung wave niyan eh. Tapos magi-slack lang shadow demon. Lalo na yung save lane nyo, ang lakas nito. Taskar plus NP kayo dito sa bottom. Problem lang, they're lacking pagdating dito sa disable. Wala silang main lockdown. Unlike sa Gaming Gladiators, they have the hoop stomp, they have net. Potential controlled unit ng Enchantress, depende, di ba? Kung center din yung mahawakan niya. Adding some disable. Medyo napaisip pa tayo yung gaming dito. Ayun, pak! Ito na siya sabi mo, Rap. Yep. Ayan. Night pick na lang yung pack. Sobrang sayang din kasi kung ibaban mo eh, no? Pero ganda rin kasi talaga, no? Wala silang reliable catch for liquid. Lalo so, na, sabi mo pack game na siya, no? Lalo na pag, yun nga, SD ka, parang ayun talagang ayaw mo katapat. Yung mga pack, yung mga ember, mga makukulit. Gusto ko sana banggitin yung sniper pero hindi na pinalagpas dito ng Gaming Gladiators. Automatic pinan na nila dito. Ang hirap kasi sa linya, ni. Eh. Nakita ko last time si Nisha, nag-tisha. Okay. Nag-tisha nung pack-sniper yung matchup nila. And na-pull off naman nila yung game na yun. Ano? Pero dito kasi vice versa, nabanggit mo nga kanina, kinuha na dito. Mm. Kaysa pahawak mo pa kay Nisha, take mo na lang, yeah. Di ba? Batak naman talaga si Queen yan, di ba? Kahit paano, dati palang hero ni Queen yan eh. Pero ano ba to? Ano kaya naiisip ni Nisha na panapat dito sa pack? Mag-NP mid lane ba to? Pwede. Kaya kasi ni NP si Pak sa lane eh. Kasi hindi ako fan ata ng ganun hero ni Nisha. No? Magpa-farman na lang sila dun if ever. Wala, ganun talaga. Farman na lang. Eh, pagka ganun, mas paborata kay Pak yun eh. Siyempre, Pak, di ba? Pagka nag-level 6, automatic yun. Kasi baka mamaya, lumason pa bigla ng Luna to bigla eh. Hindi malapot. They have the Shadow Demon, di ba? Pwede yun eh. Si Nisha naman daw yung mag-Ricky. Okay. Maganda well, ka na yun, no? Okay. Papakitang gilas, tuturuan no? Ka, tuturuan mo mag-Ricky. Hindi, pagka ganito, tayo na yung pinipick lagi ni Nisha eh. Pag wala na siyang hero, ayun talaga yung default hero ni Nisha. Pag wala na siya mapick, eh, pwede mo na sa akin pick yan. Lalo na, pack naman to, kayang-kayang i-own ni Tiny yun eh. So at least inalis na nila yung Ursa dito. Mukhang 33, ano na nga to? Mukhang 33 Bristleback na yung mangyayari sa atin. Eh, hero din kasi naman talaga ni Diracho yan. Yung Ursa, dati pa, di ba? Boxy plus mid. Mid laner pa rin ba yung ibaban? Oo, mid naman nata mid talaga. Na talaga yung kulang nito eh. Yun nga, pwede, yung pwede, mo pa, pwede mo pa rin i-consider yung NP mid, di ba? Yung discussion natin kanina. Mamel, lasunin ni ano eh. Pero tanong nga sa'yo ni Paulino, if nagagawa ba ito ni Nisha? Feeling ko naman, dito sa Grand Finals na Game 2, tapos nakauna kayo sa Game 1. Pwede mo naman gawin yun, di ba? Why not? Halos na naman parang okay kay Nisha. May isa lang hindi, yung Haskar. Oh. Parang hindi siya sanay mag-Haskar. Nakita siya mag-Haskar, pero hindi siya yung Haskar alert. Dati pa lang, sa secret, hindi ko na siya nakikita na ganun. Kahit sabi mo may Ember, wala, hindi niya talaga. Hindi yung bully na parang intimidating. Walang aura yung ano niya, yung Haskar niya. Correct. I agree. Hindi niya napapaisip na dito, ha? Game in. Ano ba gagawin nila ayun! Dito? Shoutout pala sa ating former graphic artist ng Lokon, ano? Si Jembre Kupal, tawag dito. Biray. Sumalblit ba, no? Si Jembre Kupal Biray.
Ayun, yung Dragonite. Alright. So kay RDK sila dito bale, no? Wait, first time ko lang makikita kay Diracho to. Oo nga, teka lang. DK? Ano ba to? Baka biglang mag-Enchantress 5 nga to, Rap. Pagka ganyan, Matic, syempre, melee rin. Ayun naman talaga yung pinakamaganda eh. So, kasi, mga 4 nga si, ano, si Naga. Mas afford mong iiwan si DK kaysa kay Centaur, no? Kasi Naga, yung Enchantress, gusto na ito nag-rotate talaga eh. Talagang gusto mo masulit yung, ang tawag yung Enchant, yung mga neutral, sinasend out mo sa lane. Pero nakita ko na ito sa ano, Falcons, dalawang melee. Itong DK plus Naga. Parang okay oy, lang naman. Shoutout pala. Sorry, Rapa. Okay, kay Boss Fran, ano? Oy, shoutout. Fran Yu ng PBA na nanonood. Yes, kupal yan talaga si Jembrick. Shoutout ha. Tropa niya rin kasi yan si Jembrick. Kaya big shoutout. Sana, Boss, ano, Boss Fran, dumalaw ka, ano, dito sa atin. Pero kaya tiny lang. Sabi ko sa inyo eh. Ayan talaga yung ano ni Nisha. Magalaw kasi si Nisha. Kaya pabor na pabor rin ganyang ano, hero kay Nisha. Kailangan talaga gumagalaw, no? Yung medyo explosive na hero, yun yung mga pinibigay kay Nisha. Mababa yung win rate kasi ngayon ng Tiny. Yung Tiny kasi ngayon, di ba, bibili ka ng Bracer, Raindrop, okay ka na eh. Ang laking impact naman, ano? Yung na-nerf yung facet, yung crash landing, even yung ulti niya, yung grow. So, draft? Ako yung going for GG. GG ako sa draft. GG ako sa draft. Maganda yung naging adjustment nila, talaga nirespect na nila yung Doom, yung Visage, nagkaroon nga ng changes, not sure about Bristleback, kung gaano kaganda yung Bristleback sa game na to. Yeah, yun yung interesting for 33 sa game na to, you know? Gaming lang talaga. Unanimous, GG direct ang boto natin dito pagdating sa draft. Iba kasi talaga yung Doom, eh, no? Yung Doom ni 33 tsaka yung Visage. Pag nawala, parang ang laking naano sa ano mo, you know? Pag ikaw yung gaming. And if ma-pull off ng GG to, I mean, best of 3 tayo. Best of 3 tayo, di ba? Ayoko rin ma 2-0 eh kasi parang maaga yatang mag-good night ang tropahan dito sa Ale. Parang 2-0 na parang alam mo nang ano na 'yun, no? Sunod na 'yun. As a viewer's perspective 'yun ha. Pero syempre, if ikaw naman dito yung Team Liquid, gusto mo na as much as possible 2-0 na 'to, 'di ba? Pwede nga 3-0, 'di ba? Tama na yung ano, tama na yung anim na best of 5 sa Grand Finals na hindi tayo nakaisa. That's 6. 6 feet na 'yun, pare. Ang sarap sa feeling na yung bawi nyo TI Grand Finals 3-0 pa. And nga pala sa mga tropa natin guys, ha, pwede kayong mag-join sa ating Telegram. Nakapin yan sa ating comment section. Meron tayong 5K giveaway dyan every day. Scan nyo lang yung ating QR code. Ano? Shoutout sa mga bossing natin giveaway, active no? Sa Telegram. Solid mga games natin. And ito, meron lang tayong interview, so syempre sa coach ng GG. We've been in this situation before, but a little different now. It seems like potentially a new Liquid. Were you guys kind of taken by surprise in that last one? Not really, I think. I actually think we did a lot of good stuff. I think we messed up some stuff as well. And that kind of brought them back in the game. Like, Visage gets a lot of gold, obviously, with the facet against, like, when he starts getting a lot of kills. So, in the end, it gets pretty hard eventually. But I actually think it was our game, yeah. Absolutely. Now, in a situation like that, where you believe that you got the game and then it kind of got away from you, what was it like in the booth? What did you tell these guys to get their heads back in the game? Because this isn't your first time in a Grand Finals and you got to get their heads on right. No, I mean, like, I told them that we actually did the right thing and, like, I think we comsed well as well. I can hear the communications behind the scenes. So I think everything is, like, good. I think we just tried to run it back and, like, stay focused and calm and logical, and I think it will be fine. Absolutely. You know, they say loss is the best educator. You guys seem to learn a lot on that one. You stole the puck, you banned the Doom, you denied the Dragon Knight. These guys have learned a lot from you as well. Anything left to learn about this team since we've seen you so many times before against each other? I don't know, honestly. We'll have to see. All right, fantastic. Well, congratulations so far. We'll see how you do. Bump it up, my man. And we'll get right in to game number 2. Let's throw it to our wonderful guest. Here we go! Soundcheck lang tayo sa mga tropa natin dito sa High Grounds. High Grounds, gising pa ba? Gising na gising pa! So let's do this mga kaibigan! Game 2, Team Liquid versus Gaming Gladiators! We're having a treat for sure sa magiging match na to. Sana mas ma-elevate pa nila yung ating naging game number 1, ano? Kapilis kasi nung game 1 natin. Dumuretso lang bigla yung Liquid. Isang rush. Kala ko ano, mag-ante pa ng second rush. Isang rush lang pala yung kinakailangan. Dire-diretso na. So, unang gagalaw dito will be Team Liquid. Ang layo ng ikot rotonda na gagawin nila dito. Can they find someone? They said just waiting, pero nandun yung Observer Wars, mabibreak ni Celery. Yung smoke niya rito, pero 3 heroes. Wala silang idea na pwede manggaling sa likuran yung tropahan. Pero naping naman na nila, no? At mukha namang walang magkakapatayan sa unang encounter. Nagkakitaan lang. Buti na, ano no, na nakuha yung Watcher, medyo naging aware dun yung Liquid. Yep.
So 2-4-2 lang pagdating sa bounty rules. Ito yung interesting kasi most of the time nakikita talaga natin yung Naga Siren as position 5. Yeah. This time, medyo shenatings off ng Gaming Gladiators para sa position 4. Same pa rin naman to. Mech pa rin yung bibili. Mech, 5, yung shard niya. Ano ba to? Dahil Centaur yung kasama kaya medyo okay lang. Like in the Lodge, pwede magka-benefit din sa stomp ng Centaur. Mas longer yung stun duration. Tsaka sa top, syempre, Bristleback, di ba? Isipin mo, pag Naga pa sa top, mas kawawa yung, ano dun, yung Naga. Ang kinakatakot ko lang, especially for Ace, yung pressure ng Alaga dito plus the Shadow Poison. Kasi parang hindi ka tatantanan dito na yan. Speaking of the devil, ayaw nga siyang tigilan dun sa bottom lane. Hindi siya pinapalapit. So kaya ito yung ginawa ni Yana dito, Tofu, nag-first skill na siya, no? Instead yung third skill niya. Mas okay kasi ngayon yung pagka ganun. Safe lang kayo. Pero sa top lane, delikado rito mga kaibigan. 33, but the save. Snowball lang. And ito targeting nila dito is Mr. Celery. Kailangan magigit ni Diracho. He's very low on HP. At mukhang mataturn around pa nila yung situation. Mas mamamaga pa dito yung Dragonite. Pero nandun yung heal ni Celery. Teka, lumayo. Wait. Uy, Boxy. Hinatak lang. Grabe si Boxy, no? Parang hindi siya muna naglagay ng skill. Inantayin niya kung ano mangyayari. Yun niya, nag-snowball siya. Yun yung nag-save kay 33. So even yung mga tanky heroes dun sa top lane, no? Kahit paano, andun yung pressure. Hindi sila yung free farm lang talaga sa lane yung nangyayari. So chill lang naman pagdating dito sa mid lane matchup natin. Rappi, anong take mo dyan? Tiny last pick to. Remember, nauna na yung Pox sa fourth pick kanina. Tiny pa rin talaga. Paano lalagay ni Nisha tong playstyle against Pox? Hatak-hatak lang to pag Nisha. Mm-hmm. Same goes kay Quinn. Hindi mo naman maharas eh. Talagang lasitan lang to eh. Ano ba to? Ito ba yung brown boots ka lang? Brown boots lang. Brown boots, solar ring, and then straight tagam na pag-tiny. Minsan nakikita ko hindi siya nagtitreads, nagdanal lang. Oo nga, yun nga eh. May ganun kasing approach. So di ko lang kung papriority po yung early blink sa game na to. Blink talaga pag gaganyan. Pero na-queue up ata dito kay Nisha. I think yung soul ring nga, no? Tama ba? Mamimili ka lang naman dyan kung lal or yeah, soul ring nga siya dito. Pero right now, Ace, grabe talaga yung pressure doon. Pinalubog lang siya. Kaso kailangan mag-ingat din si niya. Wala pa namang first blood. Ito na ba? Di papayag itong Shadow Demon. So mag-out na rin naman si Tofu at mag-focus na lang sa pag-lasset itong si Mikey. Grabe si Shadow Demon ha. Nag-recta, bumalik agad ng sound, no? Para alam niya eh. Ang galing. Dalawa yung nabubulan niya sa bottom lane eh. Sobrang nag-step up siya dito to make sure na yung NP free pa rin. Diba? Ando pa rin yung last hit. Siya nga yung top last hit ngayon so far. Yung Nature's Prophet. Ganyan talaga yung NP. Diba? Third skill lang. Parang igagawin mo na lang. Iko-control mo na yung lane eh. Sobrang valuable kasi nung dalawang mid laners natin, no? In terms of ganking, once ma-hit nila, especially yung 6 ni Pok, na meron na siyang Dream Kill. For me, mas deadly siya dun sa skill na yun, eh. Pero kung madidikitan ka naman ng Tiny, vice, same lang din naman halos, ano? Pero Diracho, delikado. Yung spray, nagsistack na. Pero nandun yung heal come from Celery. Tutulungan niya pa rin dito yung Dragonite. Hindi makagalaw si Celery dito sa ginagawa ng Liquid sa top lane. Talagang continuous lang na ginugo si Diracho. Ito, nahatak pa nga yung group. So, grabe ginagawa dito talaga nila Boxy. Boss, yung basura, mamaya pa ako na yun. Ano muna? Shoutout kay Jules, ha? Sila Jules, ang casters natin. Mamaya. Next game, no? Dire-direcho na yun hanggang game number 5. At si 33 dito, talagang hindi niya na inangat eh. Sinakto niya na dito sa may new threat para extra gold na rin. And speaking of saktan, walang sakitang nagaganap ngayon. Surprisingly, magpa 4 minutes na si game natin. Wala pa nakapag-take ng first blood dyan, Polly. Halaga kasi ng first blood eh, lalo na dito sa mid. Buti mo kay BB, pag binigyan mo ng first blood dyan, automatic, bibili agad ng vanguard niya. Inaantay ko nga yung first movement ni Mikey kasi kanina level 4, nag-rotate na si Mikey. So nawala pa, no? Bagay, siguro dahil wala ang potential kill, obviously, no? Kaya siguro. Tsaka sa top eh, talagang pushing lang lagi dito sa side ng Liquid eh. Bagay, napak yung mid lane. Kanina kasi Ricky, parang gusto mong tulungan na talaga si Nisha during that time. Yung top lane naman dito, Dragonite. So mahirap nga din talaga kung sakaling kailangan mag-deepen ng Mikey. Siguro kung low HP ng kalaban, pwede niyang gawin. Medyo magalang dito si Nisha ng bahagya, no? Pero di naman siya totally naiiwan dito kung lasitan lang din usapan versus Quinn. Sa pressure lang siya, medyo nalulugi. Tsaka high caliber na rin yan. Alam na rin yung paano lane-an yung mga ganyan Tiny versus Puck. Ito nga, nag-invest na lang siya sa Raindrop. Meron na siyang Magic Wand. So, mahirapan din if you're Quinn. You need at least one support para matakedown mo dito yung Tiny. Grabe rin si Quinn, no? Bumili agad ng Glove of Fist. Alam niya na lasitan lang sa mid, eh. Yep. Walang harasan. Power rune.
6 minutes pa, so medyo matagal to eh. Paso, may iiwan nga lang dito. Here comes the teleportation. Come from Mickey, rotating snowball. Diracho in trouble, and that's 33 for you. Taking that first blood, even with the rotation coming from Mickey, ano? Grabe. Ayun na yung sinasabi ko. Level 4 NP. Nag-rotate na naman si Mickey. Grabe, pag-aalis na pag-aalis ni, ano, no? Ni Enchantress, automatic. Pinatay kagad nila yung, si Diracho. Siyempre nga pala guys, that first blood is brought to us by 1xbet. Gamitin lang yung ating promo code Quinic, big letters lahat yan. Get up to 12,000 cash in bonus. Message lang sa ating Quinic's page for more details. Ito, 6 minutes. May, parang gusto mo i-contest to eh, parehong may battle yung mid lane eh. Kailangan, lalo na kay ano dito, kay Punk, kailangan niyang tumulong. Kasi yung top medyo parang malulugi na dito sila Diracho eh. Easy take lang naman ng water run dito si Mr. Nisha. Yun na nga, going for soul ring na siya. And then brown boots, malaman natin kung dagger na yung magiging next item after this. Ito, soul ring muna talaga siya. Dahil mo kasing pwedeng gawin eh. Ano pa na yun? Level 2 avalanche. Pang farm lang siguro. Kasi di ba, pag i-ano mo yung, pag ili-level 3, parang useless din eh. I mean, naka-level 2 lang yung toss niya. Hindi naka-max. Pero right now, yung pressure, actually Dragonite is here. Delikado si Tofu doon, mukhang mabibigyan yung Naga Siren, but the stomp by Ace, catching two! Yung mga laga dito, wala na rin patakbuhin ni Mr. Mickey. Meron pa siya consumable to take, and the body block given by Foxy, kasama yung Ice Shard, saving his glorious carry. Okay na yun, kill isa kill pa rin, no? So Liquid talagang looking good pa rin, no, sa main stage. Kahit sabi mong ano, no? Yung laning nila, oops, nakuha pa. Ay, grabe yun. What a play by Mickey. Sabay blind spot. Ang alam ni Tofu na pag-TP na, pero he'll make sure. Check in the perimeter. Teka, wala siya TP. Kasi hindi niya makita halos. Nakita niya. Alam niya na, pero hindi niya na-anticipate. Eto, may spotan. Kaya pa siya i-take down. Grabe na ba si Mickey doon? Pineapple, tapos yung maugat-ugat niyong ano rito, no? Makikita siya ni Ace, so spot double edge. Yes, mobility and the sprout. Ah, prepared si Ace doon. Is it only a tango or a quelling blade? Parang napasama pa ata yung ano niya doon, no? Yung pagkuha niya na XP rune. Siguro sa support nila, okay. Okay, pero sa support niya, siyempre. Kalaban talagang napasama. Pero yung kill na nakuha ng Centaur. Core naman, yung nakatali yun dito for GG. Wala, pero medyo nakabawi na ata si Ace doon. So walang libre para sa Team Liquid dito. At least, nanakawan man nila, sila. Nabigyan naman nila ng punishment kahit papaano, no? Ops, atap na naman yun. Malas ni ano ngayon, ha? Ni Quinn. Hindi tuloy siya makarotate. Kung pagka, usually naghahanap ka talaga ng decent na power rune kung pupunta ka sa mga side lane. Wala na, medyo dead lane nata to sa side ni Mickey. Uh-huh. And ito, paparamdam na naman ng pressure. Diracho is here. Stampede will be used. Madedelikado, and may ispatan pa nila si Mickey, and just in time, makakancel yung TP. There's a stop card from Ace. They want Boxy first. Ababayaan nila si Mickey. Let go na lang nila yung carry dito, and pipitasin nila yung much easier target. Gatang ginawa yung ano eh, yung Liquid ng game 1. Pero, di ba, ngayon, yung gaming yung gumagawa na ganun. Babalik na muna sila sa middle lane. Mintis nga lang Avalanche, but not the toss. Available naman yung Illusory Orb para makapag-out etong si Mr. Quinn. So, two spells yun na nagagamit na consume dito ng Tiny. Medyo worry ako dito kay Tiny. Parang sobrang yaman niya dito. Iniskit niya lang yung Vanguard, no? Boy, for Axe na agad siya. Diretso, no? Correcta, pare. Wala eh, hindi naman siya naaras dito. Lalo na yung first blood, sobrang alaga eh. And right now, Paul is leading the network. That's why ganun na lang mag-itemize tong 33, ano? Parang na pa rin ba ito? Ito pa rin ba yung mag-teamfight after ng Axe? Like, mga Crimson or Pipe? Usually, ganyan, Axe, ano yun, nag-bloodstone agad. Bloodstone agad, diba? Bloodstone, BKB. Buti nga, wala siyang stock dito eh, si 33. Medyo, ano eh, busy yung support niya eh. Ang kumuha ata is Tiny. Kasi nag-stock stock kanina okay. Eh, yung Shadow Demon. Ah, kaya pala nakapag-thread soldering agad si ano dito. Kasi ni siya. Pagdating naman kay Mr. Ay, ito pa. Hindi pa kayo nakuha. Okay. Pagdating naman kay Mr. Ace, nag-isang Bracer lang siya dito. Tapos romekta na siya ng Blade Mail, ano? Oo. Meron siyang 1,000 gold. Pwedeng bumili ng pang Blink Dagger niya later on. Iyan mo din siya. Pag gaganyan, pupush mo na lang lagi yung lane, eh. And they have the scout using the illusion or mirror image rather. Toss play. Successful. Celery gagamit lang ng Nature's Attendant. Tutulungan naman siya kahit papano dito ni Tofu, but the Nature's Wrath
straight to the heart para dito ay Celery and I immediate love. Burst magagawa nila. Babawi naman si Dragos sa may top lane dito. 33 trouble, pero that's a beefy, tanky drizzle back. So tutuloy ba si Mr. Quinn? Available yung kanyang dream call, pero he's hesitating. Wala silang planong i-go to Polly. Alam silang damage. Alam rin nila eh na nakukunan ko doon si Quinn. Ayun, sinetrian gagawin yung insane niya. Tsaka nung time na nakita nila yung Shadow Demon na nag-TP, alam mong hindi mo na pwedeng patayin yung Bristle Buck eh. Oo. No. Medyo pre-farm na pre-farm si 33 dito. May stock po. And yun yung aasahan mo sa isang Shadow Demon, yung multiple stacks, especially dun sa triangle area. Pero yung na-outlet na Dreamcoil kanina sa top lane, dito nila magagamit. Kay Nisha, wala ni isang player tutulong, even with the Shadow Demon, pero alive! And he'll survive! Nagpa-plantig-dress and wait! What? Wait! Winning ref, patakas, medyo matapang to ha. Meron pa naman siyang patient, mapag-ili, sorry orb. Out! Muntigan siya doon, pare. Grabe naman si Gwyn doon, no? Tinabahan siya niya. Eh, yung ano din, hindi rin makapagtas si Nisha. Alam niya, meron patient eh. Ang tapang ng pwesto 1 niya. Pero buti, wala rin mana yung Shadow Demon. Yeah. Speaking of Tisha, grabe yung balls niya doon, ano, na hindi na rattle. Ang hirap eh. Ang kunat sobra eh. May threads, may soul ring. Yung stick niya ka, 20 rin eh. Meron pa ba siyang raindrops noon? Wala. Partida, wala. Very fire lang. Yung meron si Tisha this time eh. Tapos isang charge ng battle. Yun lang, puhunan niya. So yung gamit ng Dreamcoil dito, hindi lang convert. Pero Mr. Gaben, content na naman. Nandun yung support. Tutulong naman kay Papano, and what a turn around! Killing the Pog and Tofu ngayon! Makakatakbo naman, wala pang Ice Shard and Boxy. Right place at the right time. The timing is on point para sa kanya. Boss, ito pag ikaw si Gwyn, no? Gusto mo dito, makapatay ka agad eh. Kasi pag gagantay ka pa yung namamatay, medyo hirap ka. Kapag yung first attempt niya sa rotation, top lane, na posit na ng Shadow Demon. Ito pa kalan. Next attempt, siya pa yung namatay. Hindi, hindi nga siya makakuha ng mga run eh, no? Medyo malas lang talaga. Is medyo nako-contain nga nila. Nandun yung idea to gank or to punish itong si Mickey. The problem is, hindi talaga nila makompleto yung ano, yung kill ano, sa mga core hero dito. Ano. Kaninang si Mickey dito, napapahirapan. Ngayon, Maelstrom na. Mamaya-maya, diba? May mga glimpter na yan. Yung tatlong sequence natin, ginown nila yung Bristle Buck kanina sa taas. Nag-hesitate sila, so failed na agad yun. Kanina naman sa Tiny, nag-fail din sila. And ito, yung kamakailan lang, di ba? Nag-gank nila kay Mickey. Wala si doon pa mas napasama kasi napatay pa yung Pock. Si Miguel lang talaga yung kaya din napatay dito eh. Teka, ba't ganun? Yung Naga Siren level 4 pa lang? Wala eh, wala siya papuntaan eh. Position 4 to ha? Position 4 Naga Siren, yung ginawa ng Gladiators. Pero currently almost 13 minutes, level 4 lang. Ah, parang switch na lang din halos. So tatayong 4 na lang din dito yung Enchantress na lang talaga. No? Parang mag-end up na lang din siya sa 5. Ang ginagawa ta ni Tofu, nag-stock. No? Tapos din nila siya asa sa XP. And pinang-scout niya yung mirror image. Ayun yung ginagawa niya sa mapa dito to gather some information. Ano? Paano mo pipigilan yung Bristleback na ganito ka-ahead? Kung titignan mo yung heroes ng Gladiators, pagdating sa source of damage, wala eh. Dragonite, kailangan nito ng items. Wala naman ata nag-vessel sa side ng Gladiators. Tsaka ito yung save, no? Kanina, yung game 1, gantong-ganta eh. Snowball tsaka yung disruption. Hindi na nila napansin si 33. Take note! Kanina pa, 1,200 gold na yan at iwan niya na. Pati yung mga teammate niya halos, di ba? Kanina pa nga ito eh, no? Siya na yung kumuha ng mga stock, ng ancient. Sulit niya pull yung top lane dito, tapos matitakedown niya pa yung tower. Ito na naman, another attempt. This time, wala pa sila damage. Matutulungan ba? May kasama naman na silang Centaur War Runner. So, nandun naman yung bawi for Gaming Gladiators. Pwede pa yata. Tiny, jo-jump, and two-man avalanche. Mabuhay pa rin si Quinn. He needs that heal. Sakit pa si Celery, pero uppercut by Toscar de la Hoya, mga kaibigan. Ace in trouble. There's a push on him. May ipit dito yung Centaur. 2-for-1 exchange! Grabe yung ano dun, no? Nag-change target sila. Easy yung talagang kinuntirya nila eh. Ang ano lang ako dun kay Topo, hindi siya nag-song, no? Di talaga song sila dun? Hindi talaga sila makakuha ng libreng pick-off. Laging may trade. Hindi, pagkalama ka, ganun lang talaga yung gagawin mo, di ba? Kahit sabi mong mapataya kayo, basta may trade, okay lang. Kailangan mag-chill ng Gaming Gladiators dito. Parang isang moment ng laro natin, pwedeng Magdire-diretso to for Team Liquid. Iniisip ko nga eh, ano ba to? Ito ba yung Dragonite na kailangan mo mag-Silver Edge para lang to deal dun sa Bristleback na kaya sobrang yaman? Pwede rin mag-dagger, yung Skitter build, di ba? Dagger, Mage Slayer. Horn K, no? Kasi you need that break. Pag wala yun, may ignore lang talaga DC 33. Kasi kung isipin mo, Shiva's Guard, Centaur yung pwede mag-itemize, pero lugi yung Centaur pa ngayon eh. Tutuloy-tuloy na yung ano dito.
Kailangan siya tulungan ata ni Mr. Mickey. Tulong naman na. Nandito na rin yung two supports. Poor celery. Makakawala sila dito ng kambing for free. Parang nararamdaman ko, pag nakakuha ng Aegis dito yung Liquid, magdediretso na naman to eh. Hindi din ganun kahirap bumasag kung ikaw yung Liquid. Oh. NP na naman, di ba? Tsaka yung ano, pasad dito ni 33, yun niya, yung Seeking Red. Hindi, sobrang OP niya. Ano? Hindi pa na-overcook dun sa dapat. Supposedly, post 5 na ano na lang talaga to. Natural na naga. No? Ako, feeling ko yung naga talaga pa. Post 5 no? Hirap kasi item na talaga nito, mech, shard, okay na yun. Kapag hindi kayong inaasahan mong mag-itemize talaga na support, gagawin mo lang talaga right time na mag-song, pang-reset, ganun, pang-save. Ganyan yung lane stage na may offer mo. Ang maganda sa naga, di ba, nakapag-stack ka, nakapag-pull ka. Nahuli sila. Oops. It's gonna be celery, another uppercut by boxing. Literal na boxing talaga siya dito, no? Mahuli pa yata nila si Quinty. Siya pwede makapitan, but here comes Mickey! Out of nowhere! Nakakalimutan yata nila na they are playing against the Nature's Prophet na anytime, anywhere, basta available yung teleportation, pwede kang harapan, ano? After ng dagger, no? Dire-diretso yung Liquid dito. Tignan mo pa nga yung gagawin dito na yan, no? Nia 33. Hindi siya mag-i-state the Bloodstone. Casual spell lifesteal lang. Stay to SNY. Tsaka yung ano, bumili ka yung shard. Ayun yung medyo maganda. Na kanina, ano lang to? 1K ngayon, 4K na. Yup. Dire-diretso. 4K and advantage indeed. Chivas guard, like you're talking about. And Pilakritin na matagal si Indisha. Going for fail. Hindi pwedeng magtuloy-tuloy. I mean, they, need ba nilang i-avoid or they need to do something, maybe force or catch them off guard, Team Liquid? I think much better na mag-avoid lang muna yung gladiators dito. Like, they have Pox, so I think ito naman yung mga best hero na pwede mag-split. Split po. Yun nga lang kasi yung item pa niya so far, hindi pa ganun kadali mag-split eh. Dapat madulas ka na, no? Oo. Ayun, nakapatay siya. Tsaka yung every time na nagagak siya, wala siya kapatay. So, Glepner completed para dito kay Mr. Mickey. Going next item, wala pa naman naka-queue up, no? Yung kaninang clip near pa niya yun. And speaking of Pock, Blink Dagger nga siya dito, pero malayo pa, Poli. Level 1 phase shift. Ang hirap neto. Hirap pala. Buti mo sinisya dito, lahat ang rune, nakuha niya na. Aha. Malaki, tira-diretso na, no? And tier 2 tower, SNY completed for the Dragon Tribe. May data nilang try to, pero namang song, meron naman silang song eh. Pag tumalon si Nisha, sana nila naman, pakitaan tayo ng sign of life dito. Ay, papano, ng GG, ano? Ibibigay lang nila for free talagang. At the moment, wala pa sila talagang kakayahan to fight Rappi. Mas mahirap to pag napushan sila ng second tower. Sobrang dali na lang maglaro pag ikaw yung Liquid. Mukhang ano na nga yata talaga. Enough is enough, ano, for Team Liquid. Enough is enough. Sobra na yung GG rito na lagi silang nag-gulpe. Ganun-ganun lang, no? Walang defend. Yeah. Walang ano. Hindi kaya. Hindi mo talaga kayang labanan pa yung Liquid. Mamaya, pwede na nilang i-take din yung Roshan, di ba? If comfortable na sila. Maybe pag lumipat sa bottom lane. Ito na naman si Ellery. Grabe yung words dito ng ano, Liquid. Hindi ka makakapagana eh. Ito yung pwede mo kasahan. Yung impetus muna ni Ellery. Aha. Pero makikita nila dito si Ellery. Inapat. Lay pa support. Inapat pa rin. Yeah. Talaga sa labigyan ng ano, space kapag farm. May opening. Every time na may idea sila kung saan pumupunta yung gladiators, pinupunta at pinupunta ng Liquid. Yung ating 1x tracker pagdating sa first 10 kills, nakubra na nga ng Team Liquid sa katauhan dito ni Mr. Celery, 10-3. Wala pa tayo nakikitang pag-asa, hope for GG ngayon, ano? Ito mo naman itong Brazelback. Hindi ito yung sustain build, papalo na to with the SNY. Silverage yata, pwede dito kay DK. Sabi pa rin, Orchid pwede rin, tapos upgrade niya. Bloodthorn, ganun? Bloodthorn, kaso sobrang hirap, di sila makapatay. Nga, yung damage talaga, inisip ko sa manggagaling yung Enchantress, baka pwede pa. Kung ma-level for yung Impetus, baka free siya sa teamfight. Yung ano din yung dagger dito ni Centaur, ni Ace, hindi na rin nagamit, no? Although si Diracho naman dito, kung titignan, mas mayaman okay naman siya kay Mickey. It's just that overperm lang din talaga itong si 33. So masasabi natin nakakasabay naman yung carry, ano, ng Gaming Gladiators. He needs help, Nisha. Pero this is a beefy tanky, Nisha, mga kaibigan. Glepner will hit. And that's Centaur, nakapag-stamp it out naman sila. Queen manage to use his illusory or patakas. And nandunoy yung slip ni Tofu. Wala silang abutan. Another fail attempt para sa GG rito to convert. Dapat ata pwede lang isama si ano ngayon, si Diracho, no? Kinakapos na yun. Kinakapos sila sa stun, sa damage.
And syempre guys, place your bet and join Telegram giveaway by 1xbet. No? Nakapin comment yan guys, sali na po kayo. Umagawa pa sila dito ng Tormentor. Pakaanda na rin yung Tiny. Yaman. Men, isang outer tower na lang natitira. Mananakawa pa sila dito ng outpost. Ito pa yung worst. Tormentor. Yung Tormentor, pwede pa makuha. Tapos kay SD pa? Inang bilis lock eh. Tapos na pa. Buti kay ano? Buti kay Boxy. Kapag kay SD na punta to, demonic cleanse mo lang. Alala, magdedire-diretso na to. And alam na, kakamoy na agad ng Team Liquid. Yung tagumpay, 20 minutes sa ating game. They are approaching the high ground. SNY na rin to. Kinakatok na yung tarangkahan ng Gaming Gladiators. They need to do something. Sobrang decent damage nung nadali nila dito sa tier 3. Halos 1/4 na lang yung HP niyan. Nag-force lang yun doon, Liquid. After nung nakita nila si DK, wala na, nag-back na lang kagad. Okay, at least yung DK, di ba? Continuous na yung scaling, yung item. Pero kailangan mo pa talaga ng more damage para sa Dragonite. DK is DK pa rin naman. Kaya sabi mo 20k behind kayo, mas mayaman yung DK nyo, kaya nyo naman eh. Ito yung mga grand finals na ayaw ng mga fans, ano, na hindi makaporma yung isang team na parang may tali sila dito. May limit, gap, eh. Limited gap, lang. No? Oo, limited lang yung pwede nilang galawan. Tapos kasi kung naiintindihan mo rin yung kalagayan nila na ipipilit nila, bas lalala yung sitwasyon. And tama kasi Polly, ganda nung read niya kanina 5 minutes ago. Kailangan talaga na i-avoid lang muna yung Team Liquid ngayon. Ano? Pero hindi ka naman mananalo pag avoid ka lang, avoid. Kailangan tumalag ka rin. Like, isa naman siya sa strat yung pag-avoid. Pero kung sakaling hanggang ngayon, wala naman kayo nakukuha din, di ba? Kung wala kayo napaparm. Mas mahirap to pag may Bloodstone na si 33. And medyo kaya pata. Eh, pag nagka-Bloodstone, mas hirap na kayo. And eto, magpo-force na naman mag-ano to eh. Magpa-TP. Yeah, kung paano yung ginawa nila kanina. Remember, yung alaga din ni Mickey, pupronta lang si 33. Talaga mababasagan sila dyan. Nagamit na rin nila yung clip kanina, hindi ako nagkaamali. And there's the jump in eh siya. He managed to catch Tofu. Pero Illusory Orb, panggulo lang. Makapag-out naman yung Puck easily. Pero parang lang yung plano dito. Itinggal nga ni Team Liquid. Look at the damage onto Naga Siren. Wala sila magawa. Tapos sa malungkot dito, hindi na force yung team out. Nagpapak lang sila. Medyo matapang na support ni Nisha. Oh. Pero muntik dun si Tofu. Nandun yung idea. Kinulang na sa execution. Buta 3 throw lang. Buntos yun, baka madalala pa yung damage. Pero wala sila masagot eh. Siguro problema rin ng Gladiators, di ba rin ma-force yung Liquid mag-react sa ginagawa nilang split? Kasi pagdating sa Tower Siege, yung heroes nila hindi ganun kaganda eh. Split lang ang ano, kayang gawin dito ng gaming. Show lang yung wave, pero pagdating sa Tower, hindi nila natatreaten yung Liquid eh. Oo, hindi gaya nila, hindi gaya makipagano eh, 5v5. Paalala ko lang, buong major, pinanalo ng GG, tama? TI na lang yung wala sila. Baliktad din no? Parang ulang. Yung gaming yung ano eh, nag-own eh. Gaming yung hindi makalaban. Ito, baliktad na. At the moment, nakuha na nga yung Aegis. That's gonna be 33. Siya ang maghahawak ng Immortality and 6k advantage yung babaon ng Kalamangan Falls. Ang hirap nito. Ito na yun. I think ito yung time na pwede nang tapusin na rin ng Liquid kung hindi pa sila magkakaroon ng misstep. Kasi so far, ang linis na pinapakita ng performance ng Liquid. Game 1 and game number 2. Napakaingat, no? Kita mo naman, butas na yung bottom lane. Patay-patang si Xavier. Wala, inultihan na lang. Aha. Hindi na pwede magpakamatay dito yung game. Nagamit pa yung Stampede. Pero lilikod dito, susubok na yata sila. May Shadow Blade. Kampante, dahil may sentry din, alam niyang walang observer wards doon. Pero the moment na lumagpas siya, kita na siya dyan sa sentry wards. Makapigay na lang yung tier 2 tower. Bilis mag-push nito. Pag di niya din na ganito, naku po, basag pa rin, basag na naman to. Wala pa kang NP dito eh. Eto na, nag-TVP na. Eto na, speaking of NP, yung Treant. And kung paano yung ginawa nila sa bottom lane kanina, ganun lang ulit yung gagawin dito sa may top lane. Two lanes, nagbabadyang mabutas nga dito mga kaibigan. GG! Wala, di talaga kaya. Pag gaganyan yung Bristleback, may Aegis pa. Silver Edge, eto na. Kung si Mickey naman magiging target, magagawa nila yung play. Immediate burst. Dito nga sa offlaners, 33. Wireless push na force out dito kay Ace, but there's gonna be the setup. Pero pang disengage na nila, magagamit na slim dito Mr. Tofu. The problem is 33 back to full HP. And there's the avalanche onto 3, but the dream call as well. Papalag din sa tatlo mga kaibigan. Eto na yung play. Here comes Gaming Gladiators. Killing the Tiny and to score. Pero naipit pa mga kaibigan. Nanet rin dito si 33. Pakailan nila mag-back out number na sila dito. Pero gusto ni Quinn mag-hapol. Insane niya yung trouble. Siya magiging next target. Papag-TP pa, Dragon Tail Wolf.
Make it, mga kaibigan, even with the Observer Wards, pero somehow, some will team actually defend. Tier 3 na basag doon, nakuha sila 3 kills kahit papano. Nagkasimata si, ano doon, si Tiny, no? Napa-initiate siya. Now, position siya. Silver Edge din, no? Parang nakita natin, ito na yung sagot talaga sa Brisal back. Kaya na lang i-burst. Eh, Shiba rin, di ba? Parang nagtugma-tugma yung item nila, eh. So, at least, kailangan mo na mag-ingat. Kung ikaw sa 33, parang kailangan nandito laga yung ST para sa disruption, para maligtas ka. Or pwede niya i-skip nila yung Bloodstone. Pwede mo na siya nga mag-DGB. Or yan, DGB talaga. Ganda nung sequence na nangyari dito, eh. Ganda ng mga naging first din nila, no? Tapos Centaur, pasok na pasok din yung mga stun niya to. Even yung Double Edge, diba? Ay caliber yung damage na provide. And babasa tukay yung kalamangan. Playing from behind yung Gaming Gladiators, nakakita na sila ng a little bit answer right now. And ngayon, nakakita na tayo kahit papaano ng medyo palag-palag na Gaming Gladiators against Team Liquid. Ayan, tignan mo naman yung network, diba? Down to 2k bigla for Liquid after ng team fight na yun. Mahabol lang agad sila dito. Yung gaming, especially yung Puck. Medyo is back. Puck is back, ano? And si Celery, ha? Medyo nagkaka-item na rin kahit papaano. Next Roshan ba ulit if you're Team Liquid? Kasi pwede nang ano eh, pwede nang makontrol ng GG or ng Gaming Gladiators yung ibang portion ng mapa nila, especially yung example yung left side dito, kasi ayun yung pwedeng puntirihin ng Team Liquid yung top lane dahil walang tier 3 doon eh. Pero di ko masabi kung okay pa yung magkantay ka ng next rush kasi sobrang tagal pa eh. Baka item din yung GG. Enough time yung GG makapag-farm ng next item. So baka mas lalo mapahirap yung approach sa high ground pag dumating yung time na yun. Feel ko mas okay yan BGB. Pagka may BGB, medyo parang kaya na nila. Kasi kanina medyo malilesen yung control, no? Medyo nagulat lang ata dun sila, ano eh. Sila 33. Yun nga, Silver Edge medyo nagulat eh. So nakaramdam naman agad si Diracho agad dito. He's going for Satanic. So lifesteal yung kailangan ng Dragonite para mas tumagal siya sa teamfight. Remember, wala rin masyadong safe potential yung mga teammates niya. Kagaya ng Team Liquid na pwedeng i-disruption or snowball lang, di ba? Nandun pa yung drinking bodies. Song lang talaga. Song lang yung parang pang safe or pang setup, pre-setup na lang ulit ng Gladiators. Level 20 na rin yung si Diracho. Mamaya-maya, may ano na yan. May mga crit or satanic din. Mamaya pag nakuha niya. So nag-smoke na rin naman yung Team Liquid ngayon. And nakatambay lang naman yung Gaming Gladiators sa may high grounds nila. No? Currently, nagpo-push is yung mga Illusion, I think. Gusto ko na yung ginawa Naga. Gusto ko na yung ginawa ni 33. Hindi na siya nag-Gladstone, no? Nag-ranked up, ano siya, BKB? Alam niya rin eh. Are you going for Hex? If you're Mikkei dito, lalo na yung threat ng mga split push na ganito. Kasi parang yun yung main catch mo eh. Pwede. Ano na bang item na Mikkei? Ano lang muna siya? Nag-BKB atan muna siya dito. Oh, yung BKB talaga needed talaga for NP. Kung wala pa siyang BKB, ayun naman yung unahin yung Mikkei dito. Tapos makuling gaming. Parang di yata sila abot dito. Yung experience, nakuha na naman ng Liquid. Yup. Ito na movement nila, no? Taking the Tormentor, Wisdom, mga nakukuha din nila. So, kahit pa paano, even though na-depensahan ng GG, masabi natin na nasa driver seat pa rin naman talaga yung Team Liquid ngayon, ano? Medyo takot sila eh. Alam rin nila, pag na-team wave sila, kaya na silang tapusin ang dito, Liquid eh. Dito talaga advantage kapag ka wala na mga outer power. Mas takot ka. Nakita mong nanalo sa team fight. Ang hirap lumabas sa map kapag wala ka pang mga ward, di ba? Buti nga may naga sila eh, no? Oo, pwede ka talagang i-choke pa ng Liquid sa ganitong situation. So for Quinn, ano yung magiging next item niya? Octarine? Octarine ba? Oo. Okay. Kilala ni Quinn dito, makatagal siya dito. Hindi pwedeng ma-burst siya kagad. Trabaho niya, kailangan niya ma-check si Insania eh. IP advantage. Gem invested actually para sa GG. Right now, look at this. Diracho, maku-cut off guard niya. Itong si 33, makapag-react ba agad ng BKB in tethers na multiple stun para again the save. Delaying yung play, yung combo. And now, lalaban Team Liquid. Tofu with a sleep. Nag-BKB lang si Mikkei. Pre-shot siya rito. Ayaw niyang matulog. Mga kaibigan, gising na gising siya sa katotohanan ngayon. Pero wala pa rin naman burst sa both teams natin. Makakatakbo si Ace using his Stampede. Yung Sprout, yung magkukulong sa kanya dyan. Naputo naman niya at least. Kailangan niya lang yata lumaban dito. So that's their offlaner gone. Diracho mapapalaban. Pero sino magiging target? Napalipunan na sila na Team Liquid ngayon. Dreamcoil, Vince, very late. Para dito kay Pox, Celery makakapag-out naman. Queen needs to run away. Wala ng Saber Band Syndrome. That's their 2-4-1. Damay mo na rin yung Bambi. Buti, walang Roshan dito yung Liquid. Oo, okay pa. Ayun yung wala kanina eh. Yung ganang save.
Ang nangyari kasi kanina doon sa approach niya sa high ground, na dream cool, nasama yung Tusker, kaya di siya mapag-snowball. Pero itong time na to, immediately pagka drinking bodies, instant snowball, alam mong makakapag-react na agad yung liquid. Mas mahirap to, may dagger na si Boxy. Kanina lakad-lakad lang, ngayon mas mahirap na. Combo breaker kasi, no? Yung disruption, yung ano, yung snowball, yung dalawang skill na yan. Tas nagkakaroon ka para makapag-bite time. Remember yung carry mo, pwede lang sumulpot anytime, kaya kahit nasa ang lupalop siya ng mapa eh, di ba? Ang dali lang ginawa dyan, i-teleport na siya, yung ult eh. Wala na. Wala, sumugal dun yung GG Poly sa play na yun. High risk, high reward, pero mukhang napasama sila. Double digit na yung magiging kalamangan. Abante ng 11k dito, plus nakuha pa yung Gem of True Sight. Yun pa. And then mag-a-up pa yung Roshan, so may damang yung liquid. Mas sobrang pabor sa liquid. Mahirap to. So talagang nasa delikadong sitwasyon yung GG dito sa game number 2. Ibang liquid na yung kaharap nila dito. Mas preparado na sa 6 na grand finals ba naman, ano? Ewan ko na lang. Galit na yung ano dito. Sobra to. Kasi tinalo mo, TI. Yun yung pinaka-the-best. Yung revenge mo, no, sweet? Parang katumbas nung 6 na tinalo nyo kami sa major or sa mga ibang tournaments. Grabe, pag-agsa rin ito si EJ niya, oh. Paano na? Yung ito yung sagot sa Dragonite eh. Ang dali lang yung mga pang-break. Ang dali lang gagawin ng liquid dito eh. Harap mo lang si Tertrip. Ano na gagawin nyo? Ang nangyari daw, high risk, high blood. High blood talaga, especially if nakapuso dito, no? Sa GG yung tropahan. So, Bloodstone completed para kay BB. Grabe. Yaman. Si Dracheta, kailangan niya na rin ng BKB, no? Hindi niya pwedeng... Hindi pwedeng wala siyang BKB sa game na to eh. Mga may magkaka-teamfight tayo dito, Poly, ah. Ah, eto na nga. Avalanche toss, tiny dito, Queen. Mabubuhay pa naman, free ship naman. And out of Celery, Celery is the one dying. And then yung cross spray, but heavily. Pero Queen, siya yung natigyan dito. TP out na lang muna. And Celery, mabubuhay pa rin. Grabe, tinip na si ano dito. Nag-addipan na yung dalawa ko. Nag-matter eh. Wala, logi na sila din sa item. Talagang may ma-all-inan ka man dito para sa GG. Totodo ka. Totodo ka talaga, no? The moment na na-kompleto na rin kasi yung BKB ng Tropan for Team Liquid, ang hirap na na-lockdown talaga. Heals nga rin, kailangan ni Queen dito eh. Malas pa nila, ang aga mag-i-spawn ng Roshan. So, for Queen, down for 30. Kasi pwede mo na sabihin, free Roshan na atato sa Liquid eh. Oo, hindi na. Lalo lang, tagal pa mag-ano, mag-gabi. Ay, wala naman nag-check sa Liquid, so yun naman yung kinagandaan ng for Gladiators. I'm surprised, Ace went for... SNY din. Uh-huh. Usually, pag gaganyan, adds ka agad eh, no? Tapos, parang iaano mo lang si DK. Yung card. So, three ages again. Wala. Mahirapan lalo yung gaming gladiator. Mahirap na. Remember, rush banner na to. So, mas effective pagdating sa high ground push. Ultimo si Nisha, no? Nagiging carry na rin eh. Bumili na lang ng Echo Saber. Kanina yung Aegis? Sa Bristle Sa Bristle Bank. Parang ang option mo dito for Gladiators, wraparound play na. Hindi ka na pwedeng makipagsabayan lang sa Bristle Bank na ginawa nila kanina ng first Aegis. Kailangan talaga eh, pag gaganin. Kahit sabi mong may buyback dito sa SD, kailangan nila gawin yun eh. That's the play, pero in a million years, for sure, malalaman ng... Team Liquid yung gig nila dito kung sakali, no? Yun din kasi yung way talaga eh. So, iisipin mo rin na at least 2 steps ahead ka rito if you're Team Liquid, saan ba pwede manggaling yung kalaban, ano? Ito ha, si Diracho, may Daedalus na. Kilala talaga baka pa rito yung Diracho. Hindi pwedeng maunahan sila dito. Ito, nag-spec na. More play? Now, may makikita ba? Yung Gladiators dito. Ito siguro sinasabi natin wraparound play na yep. Pwede mag-pay off if 2 supports yung makakuha nila dito. Ito yung importanteng hero, yung Shadow Demon plus the Tusker. Nasa wala natin tinamahan sa scan. Parang alam ata lang ano to ha, gaming? I mean, Liquid. May idea sila. Pero ward placement, nauna dito yung Gladiators. Kaso, ginom lang. Not the idea. Ay, so far, a beautiful Hurricane, pero instant thinking bodies repositioning territory so far. Idon Sulweta mo ako. Ace, tapos committed. Eyeshard not gonna be on point. Pero block has been caught. Payship. Blink out. Illusory Orb. Makapagtakas pa rin si Queen. Pero Queen dito still dying. Another Payship dodge from the toss. Pero patay pa rin ata. Zong! Umabot siya in time. Si Miggy namatay si Pop. What? Oo nga no. Ah, gusto niya patay natin yung ano dun? Yung tower? Saan namatay si Miggy? Sa top. Pero nabasted niya yung set of rocks. Yeah. Pero ito stun. Diracho, that's gonna be tiny, half HP,
Ate nyo winning rip on the BKB. Goal for the BKB activated. So mabubuhay pa rin naman si Dracchio. And I should block. Makakatakas pa rin yung 3 heroes sa side ng Liquid. Medyo misplay ato kay ano yun, Omega. Ang gusto mo gawin dito, magsama-sama na lang kayo eh. Worth it for me. Sobrang yung pagkamatay ni NP doon. The damage has been done, diba? Lalo na yung Aegis kayo. That's true. Yung Aegis, papronta lang ulit dyan yung Bristle back. Remember, di pa nila nagamit dito yung Rush Banner. So pwedeng Mega Creeps na to. Ang sakali, you have 2 minutes and 40 seconds pa sa Aegis to work with. Reset na lang gagawin ng Liquid dito eh. After nyan, magka-boiling yung smoke kayo. And punta kayo ng mid. Oh, afford mo eh. Yung Aegis, matagal pa eh. Mas okay nga kung nag-TP doon si, ano yun, no? Si Mikey? Sa team fight? Oo, sa team fight. Parang mahuli nila yung puck eh. Ang nag-TP yata sa kanya kanina, Enchantress yata. Ay, Enchantress. Oh, Enchantress ba? Enchantress yata yung dumipend sa kanya kanina eh. Sinalo ko siya ni Enchantress. No? Nag-TP siya. Kasi parang ang ending, naiwan nga si Quinn, no? Oo. Naga-siren tsaka si Quinn yung natira doon sa may bottom. Si Ace din nga pala, doon sa bottom, nakatakas din naman. Sa paganda pa, no? Namatay si Mikey. Yung Aegis, hindi nagagamit. Pero surprisingly, yung gold lead dito ng Team Liquid. Pag ganito, kita mo, dalawang lanes, butas, ayun, tapos eh. Di maporma. Yung network lead, 8k lang pare. Enchantress DK, yung pumatay sa Nature's Prophet. Eh, DK is DK pa rin talaga. Nakita naman natin kay Puro ito eh, no? Kahit lugi sila, basta mayaman yung DK. Sa itong Enchantress, ang dain ng highlights dito na siya yung nagiging source of damage pagdating sa mga later part ng game. And look at Bristleback, sabi niya, oh, just to be safe, so sustain na ako. Baka ma-ano pa eh. Mapasama pa eh. Oh. Uy, ganda naman ang ano doon. Micro ni Tofu, no? Okay, may idea sila, nakasmoke. Ay, kaso yung mid, pag nabasag pa to, mega na to, ha? Ito na, third tower na. Kumakatap na dito yung Liquid. Wala, ganito lang gagawin nila eh. Impetus. Wala. Silver Edge. Wala, mapapalasa talaga silang patayin. Drinking patay. Bodies, pero winning grip on the two. Avalanche, andito naman for the answer. Dream Coil, might be too late. Napalubog kasi! Okay, with a toss. Over to Diracho. Diracho dito still standing his ground. Pero atin yung Bloodstone plus the Agonyms. Wala nga lang tinatamaan for 33. So they need to back off. 3-3 tower lang. Sabay mamp out, ano? Sobrang hirap. Disruption. May ano rin kasi may cleanse eh. Pero sabi mo, ma-silver edge mo. Wala, isang cleanse lang. Isang lubog. Kailangan naman maswerteng critical dito sa Daedalus ni Diracho, ano? Or tamang ano, magkasabay na mag-go ni Diracho and then si Quinn. Ma-interrupt niya yung backline yung mga support na meron safe. And speaking of Quinn, tapang! Teka lang, 30 dito, might be in trouble. Wala pa mag-interrupt with so far. Disruption again to keep him alive. 30 is never alive so far with both teams. Kailangan nila patayin, ha? Blocking their way. Pero atin yung Blastoise killing up. Enchantress dead. Bye-bye. Kahaboy pa ba? That's gonna be Boxy still running. And now with a quick stampede from the center, nag-able to finish him off. And there goes another Avalanche. 1-3, Misha BKB off. Oh, and Boxy breaking it forward with a song to try and stop them, but they have the BKB for 30, dishing out the damage as much as possible. Topo dito, song ascended. Walang iyan, nabuhay pa! Alive pa rin, yun na-target pa rin, but he had the Aegis, and Aegis expire. What a save! Na-region out pa nga, and pwede pa sa round number 2 yung Liquid. Sulit na sulit yung grips, no? Or crystallized by Team Liquid, ano? Eto na naman. Another attempt, a quick stun, pero disruption. Walang buy back to, ha? Shabay na problem, winning grip on to 2. They have to play, the damage is too much. Center is out for 60. Tapos sinabi na yung buyback. Impetus lang ng impetus for the Enchantress, pero wala. 33, still alive. Na, naka-grips na rin kasi talaga yung Bristle. Pag ay after niya, kung hindi na item, diba? Ganda item ni 33, no? Nag-grips muna siya. And now, nasa delikatong sitwasyon yung GG, isang bakterya na lang yung hindi pumipirma. Kasi yan na rin si Boxy, no? Yung mga ginagawa niyang save. Solid nung ano, sobrang synchronized nila, no? Parang iisang utak yung nagko-control. Yung Tuskar pare kapag drinking bodies pala, ababa pa sa low ground, nag-grips pa siya nung Bristleback. Kahit nga magamagana yun, no? Tumatalon pa rin. Yung disruption on point. Ah. Hindi nila mani, hindi nila mapanage yung dalawang support eh. Ganda lang ginagawa ni, ang ganda ginagawa ni SD, no? Parang kahit sabi mo hindi pa mamatay, nilulubog ka agad ni Insane niya. Kapag ano na, huwag mo nang pababain pa yung buhay. Alam niya rin eh. Na, lubog mo na agad. Alam niya rin eh, parang pwede rin siya patayin ni Quinn eh, no? So right now, 15k advantage, pero kailangan pa rin tapusin ng Team Liquid to in old-fashioned way. Kung di nila mapatap out yung GG, tapusin nila sa throne, ano? So at least Aegis wala na ulit sa side ng Liquid. Pwede pa tayong umabot ng third Roshan if ever.
And you need to contest. If you're GG, it's now or never na rin yun, ano? Kailangan. Kaso parang naisip ko rito, po-force yung teamfight, titipi lang ulit si Mickey, ba? Imi-mega trips niya. Pwede. Nain ulit yung gawin niya. Or, next, ano, bigyan nila kay Mickey, no? Tapos lumaban na kayo as 5. Let's see, may kita din si Diracho. Pinipin niya na si 33. Mabibit naman nila. Dragon Form is used. The problem is, the Warlords pa siya agad siya dito. They need to kill 33. Pero unahin mo na nila yung Shadow Demon. That's a pesky disruption para ma-eliminate nila sa teammate. Pero meanwhile, may nangyari kaganapan. Tapos may high ground. And that's gonna be to Scar. Supports are gone. Here comes GG. Mabibit ang Scarlet Center Warrunner. That's our offlaner. Pero because of BKB dito din siya. Manage to TP away na pa yung damage mo. Hindi. Mamalas sa critical. But the sleeve. Canceling it out. Mickey in trouble right now. Kailangan nila ng lockdown. Wala na itong health. No more drinking bodies. No more snowball. No more disruption. Grabe. He doesn't have buyback. May words kasi doon yung gaming eh. Alam namin na sino bugo nila eh. Akala ko nga ito na eh, kumpara mahuhuli na yung Dragonite. Meron tayong Shadow Demon yung Demonic Purge, pero nagawa pa rin na parang nag-gladiators maka-react, no? Ganda rin ng item ni dalawang bagsak isang tuka pare para dito sa GG. Ganda rin ng item ni Diracho. Nag-ags kagad siya. Yeah, alam niya yung free patting mobility ng Ags. Ini-sprout siya, alam niya kasi ini-sprout siya ni NP. And hindi rin expected ng Team Liquid na ando na yung Dragonite kasi yung Gem of True Sight nila na i-bristle back and wala siya sa picture na to. Ay, nandito pala siya. Nagkala nila kaya nila i-go. Oh! Kaso yun niya, yung stampede ni Ace, ay yun nagpabosit eh. Yung illusion din, parang illusion rin na dapat niya. Nagkaroon pa ng dispel. Tsaka kalat-kalat na rin sila dito, no? Yung ano nila, yung play nila, dapat talaga halos magka-addicted ka lang eh. Ang pinaka-ideal, kailangan talaga i-bait niyo si 33. Hindi pwedeng maunahan yung support niyo. Sobrang hirap. Lalo na pag ganitong yung ganito yung area na nasa labas kayo ng base, parang andaling mas madali kasi ikutan yung support mo dito eh pagka ganito yung team fight niyo. Wala eh, pack is pack eh. Alam mo naman yung pack pag nagde-dead ko. Che-check lang support eh. Pero sayang lang yung pagkakataon kasi hindi pumaburst sa Team Liquid yung Rosha natin eh, no? Oh, sorry, Gaming Gladiators. Radiant. Ito sa panic ni Diracho. Kung nakuha pa ni Diracho to. Pero ito na, Poli. Nako po, 33 spotted. Silver Edge again. But the beautiful average plus. Drinking bodies. Fuck dito. Half HP already. But the half ace with the Shiva's guard on the stomp. Will do the Shadow Demon. Take it down. SD, can they do it? Rightless after Rex's papay. SD is dead. And up the top guard. He is behind his box. He didn't even step with the fight. Oh, there goes for Tide of Siren. Out he goes. Same thing with the Puck. Quick buyback na naman para kay Queen. And SD dito. Running, they have the control with the Glimpner. Fearing dito, popping up the BKB. Same thing with Mickey, targeting Diracho. But the free patting mobility might be able to keep himself safe. Boy, patas Diracho dito, even though BKB is up for Nisha. Looking towards for the next one, but the box is noble, buying some time again. And finally, Diracho is out. They managed to finish him off. Same thing with Doom. Wow, Avalanche Toss to win. Buyback to. Dagger, hello! Ano yun? Kailangan ba natin si Queen? And that's a dieback para wala, dito sa POC. Sobrang crucial nun. I mean, yung mga BKBs talaga, the moment na pin-up nila yun, wala talaga magawa. And sobrang struggle nung POC. Pinapatay niya rito yung Tuscar. Hindi nga mama yung Illusory on, tapos nakapag-snowball pa. Ang dalawang super play. Actually, ang ganda lang ginagawa ligit. Kaso yun nga, parang hindi na mapatay yung Tuscar eh, sa uli. Tignan mo, tinaming yung Tuscar dito, drinking bodies out. Okay na eh, SD na patay nila na stock phase eh. Ayan. Dream call ba the Eye Shards? Si Diracho, kung may satanic siguro siya dito sa teamfight na to, pwede pa, no? De, kung di namatay si Queen dito, okay na sana eh. Makakapag-reset to yung gaming dito, kaso yun yan, namatay siya, nag-buyback. And di niya pa matay. Tinan mo si Boxy dito. Di niya pa matay si Boxy dito. Daan niyang ginawa. Buti nga ito, nakatagos pa eh si Diracho. Tinan mo tumigil sa reorb. Ah! Ayun o? Yun na yung pampatay sa akin. Ang dahil niya nga noon na buy time kay Queen. Kung sakaling napatay agad yung Tuscar doon, baka si Queen nakatulong pa. Ito para si Tier 4 Towers, eto na. Nagbabadya yung 2-0. They need 40 seconds para dito sa POC. 9 seconds naman for the Enchantress, Mega Crypt. So subok pa naman sila. Central Warrunner much forced up away. Mapag-stampede with the Shiva's card. Pero there's the break. Kukulagin nga lang sa damage. They're going for the throw. 2-0 para kaibigan Team Liquid. Leading the series. One game away for lifting the Aegis of the Immortal! Grabe. Ang lakas ng Liquid talaga. Parang may every 10 minutes, no? Nagagawa silang timing, no? Pero ano, for this game, yung 2 support, sobrang daming ginawa for Liquid. Grabe. Pangba na talaga yung Tuscar ni Boxy? Oo. Hindi na binibigay.
Kala ko na first game yung ano yung bisag yung nagpagulo, parang pili ko yung Tusker na eh, no? Pag talagang nag-instick na lang talaga nila sa post 5 Naga kasi kailangan mo yung position for sa mga plays eh, in terms of ganking eh, parang wala eh. Doon na short talaga sa laning phase or mid game, no? Hindi mo rin kasi masisisi din yung game kasi dalawang kanin melee rin yun, mas okay din kay 33 yun. Hindi, maganda rin natin talaga yung laning dun sa top din ng ano ng Liquid. Yun niya si Boxy, parang na-support dit niya dun si Celery. Meron yatang instance eh, sa anim na grand finals. Anim, lima lang yung pag-ano ko eh. Sa anim na grand finals na nangyari, may reverse sweep ata doon yung GG. Meron. Meron, di ba? Merong grand finals. Is it Bali? Ehwan ko lang ako noong tournament. Parang Bali. Bali ata, no? Hindi ko sure, pero sa isa sa anim na yun, may reverse sweep. Hindi pa naman tapos. First team to win 3, yung usapan natin dito, pagka best of 5 yung laro, 2-0 pa lang, isa pa yung kailangan ng Team Liquid dyan. Kasi parang hirap talunin ng Liquid. Sa nilalaro nila. Sobrang ingat nila, kahit sabi mong lamang na lamang, di ba? Parang nakikita mo yung objective nila, yung Roshan, di ba? Yung mga Tormentor, hindi nila pinipilit eh. Nakaka-worry nga ito eh, kung ikaw yung Gladiators. Parang dalawa na yung adjustment na nakita natin sa draft. Game 1, nakapag-adjust sila, tinanin lang i-address yung pack. This time, binanot na nila yung mga key heroes, ando na yung mga denied pick, and same result pa rin, di ba? Muntik pa sila ma-random nga eh. Nagkaroon pa sila ng opening kahit papano, pero yung game natin, medyo one-sided, if ever. Ibang Liquid, preparado, no? Lumaro yung GG kanina sa Tundra, pero hindi excuse yun na umabot sila ng game number 3, muntik sila makambak. Hindi na pwede yung uso yung pagod-pagod dito, kasi ikaw, as a Dota, normal na Dota player, kaya mong tumayin games naman everyday kung active ka, di ba? Grabe kasi yung game nila kanina, no? Against Tundra, siguro, pagod na rin. Pero hindi pwede, grand finals to, lalo na TI. Shoutout pala sa mga tropa nating kapulisan dyan sa GMA, ano? Si Sergeant Alimutang ko, na lumagpas na, pero... Direk? MVP? O lalapag muna? Lapag muna. Lapag muna. Palalo ba yung lapag nyo kanina? Hindi. Nag-overkill sa dito. Ano ba talaga ni JB? Ayun, si Sergeant ano daw, kayong Guntin. Eto na, si Tusker, si Boxy talaga. Pagban na talaga yung ano na ito. Boxing man. The boxing man lang, with the shades, mga kaibigan. Sige lang na ginagawa niya, pero laking ano eh, no? Ang laki nga nangyari sa game. Yung save niya. Yung two support nila. Yung dalawang save kasi talaga. Eh. Sobrang combo breaker. Sopak, no? Yung wall response, sobrang annoying eh. So...